Hi guys! Welcome to my channel again! Today, isi-share ko naman sa inyo ang aking paboritong lumi. Ayan. Ang paborito pong lumi, yung simple lang. At saka kung ano lang yung gusto kong ingredients, yun lang ang nilalagay ko. And also, siyempre kung anong available sa bahay, yun ang ilalaho ko. Ayan. So, yeah, I decided na maggawa ng lumi today. And sinabi ko doon sa akin mga bossing na I will cook my hometown noodles. So, okay naman. And then, yan. So, ito ang aming dinner na ngayong araw na to. So, isi-share ko sa inyo. And, ang akin lang pong ingredients ay very simple. Kung ano lang meron sa bahay, ito lang yun. So, bali, meron tayong green onions, garlic, and also onions, and also I have pork belly. Yan, in-slice ko siya ng manipis. Ayan, and then I have my homemade noodles. At ito yung aking dough. And then meron tayong piece cake, kikiam, beef balls, yan, squid balls, and also lalagyan ko siya ng repolyo. I'm not sure kung yung ibang lumi ay may gulay, pero hindi po ako pwedeng kumain ng noodles pag walang gulay. So, yeah, but actually ngayon ay ang mga lumi ay talagang I considered it na overload talaga. Ang daming toppings. Ayan. And hindi po tayo maglalagay ng chicharong baboy kasi gusto ko lang yung maninipis na slice ng pork belly at crunchy. Yun lang po. Simple. Ayan. So, ito na yung ating noodles. And yan po aking dough ay overnight dough kasi yan po ang paraan para po maging elastic at maging firm ang ating noodles kapag po long fermentation. So, bali, overnight yan. And then, kapag po kayo ay magtatabi ng inyong dough overnight, so sa umaga, pagising, kung pang lunch, pero kung pang tanghali, pang hapunan naman, ilabas mo lang after lunch para po maging room temperature siya. And kapag po room temperature na, pwede mo na siya pong gawing noodles. Ayan na po yung sa akin. So, ipupold lang natin. Kapag na palinipisin nga natin, gagamitin natin ang rolling pin. Ayan. And, ang thickness po niyan ay depende po sa inyo. Ayan lang po yung sa akin. Siguro, mga 1/4 inches. Depende po. Kung gusto niyo po yung parang udong style, medyo pwede po 1/3 na inches siguro. Makapal kasi ang udong. So, yan po. I-slice na natin ang maninipis. And this is, guys, very stretchy dough. So, pwede mo siyang ipagloksong lubit. Hindi po, jok-jok lang. So, yan. Stable po yung noodles natin kapag po matagal ang fermentation. Nung very first time ko na gumagawa ng noodles, nagtataka ako, lagi napuputol siya. Eh, yung ibang napapanood ko talagang parang pwede nga ipanglokso lubid. Pero yung pala is ang technique, ang secret ay long fermentation. Ayan po. Paikot-ikot siya. Pero kapag po ang inyong dough ay hindi maganda pagkagawa, believe me guys, hawakan mo lang yan. Mapatid-patid na yan. So, ganun po. So, yan na ang ating noodles. And then, pinapahaba ko lang siya. Hindi po siya pinaglalaruan. Gusto ko lang siyang pahabain ng konti. Ayan. Iniisa-isa ko po yan. And then, yung pong bali ay 2 cups na flour na gagawin mong dough. Ano po yun? Good serving for 3 big eaters. Pero pag yung medyo maliit lang po ang mahinang kumain, bali, mga 1.5 cup for 3 person. Half-half. Ganun lang po. Ayan. So, tapusin natin yung ating dough. And isa-isa, pinakikita ko lang po sa inyo kung ang nagagawa ng long fermentation. Ayan po. So, kung ikaw ay yung actually po, kapag ikaw ay mahilig kayo sa noodles, pwede ka pong gumawa ng malaking dough, marami, mga 4, 5, 6 cups. And then, i-divide mo siya ng by serving,
ilagay mo sa ziplock, ilagay mo sa freezer, and then kapag gagamitin mo na, just defrost overnight, and then masahin mo ulit in the next morning. Eh, meron ka na pang noodles na ganyan. And then, just fry some, ano, mag-isa ka ng repolyo, tapos may kaunting meat or hipon, o kahit na dry na hipon, kung anong panlaw na meron ka. And then, believe me guys, meron ka ng noodles, sandali lang. So, maganda po yung meron kang nakatabi na something in the freezer. Ayun po, kahit po, minsan yung ganyan na po noodles, inilalagay ko po sa sinok pag na-stress ko na. And then, pag po-frozen, ang iyong noodles ay frozen, eh, pag kumukulo na yung tubig, saka mo lang ilabas yung iyong noodles and diretso na po sa kumukulo ng tubig. Huwag mo na pong i-defrost kasi magpuputol-putol. Kung ang itinabi mo po yung ganitong slice na. So, i-drop mo lang yan nang may ice pa siya. I-drop mo lang sa kumukulo ng tubig and then you will have a good noodles. Ganun po. So, yan ang noodles natin. Bali, yung noodles, i-divide ko po sa tatlo. Ayan, meron na po akong isang nahiwa. So, dalawa na lang ito. Kasi yung sa akin na naka-frozen sa kanila, tuntig isa sila. Yan, ang akin ay naka-frozen. Kasi meron po akong isang frozen doon. So, yan naman sa kanila. Una ko yung isi-serve sa kanila. And then, pag kumakain na sila, saka ako magagawa ng para sa akin. Ganun po. Kasi po, ang isinishare ko sa inyo ay kung anong kinakain ng aking mga kamahalan. So, ayan. Eh, gigisahin na po natin. Isusutay lang po natin. So, kaunting mantika. Mga ano yung 1 tablespoon. Tapos, ilalagay po natin yung ating pork belly dyan. Ayan, ating... gusto ko lang siya maging golden brown. Kasi, yan, ang nipis po ng slice niyan, pag nag-golden brown na yan, ibig sabihin, crunchy na po yan. Crispy na. Ayan po. So, yan, hayaan lang. Huwag po natin ilalagay na ang mantika natin ay mainit na kasi mabibigla po yung pagkaprito ng ating pork belly. So, pagkalagay mo ng mantika mo, huwag mo nang painitin. Just ilagay mo na agad yung ating pork belly. Hindi naman po kakapit yung pork belly kasi po, may taba siya. So, hindi po siya kakapit. Kailangan almost sabay na sila. And then, po natin yung mag-golden brown. And then, hanguin natin yung set aside. And then, ipiprito din natin yung yung ating fish cake and also yung ating meatballs. Lahat po sila i-golden brown ko. So, that's my choice, golden brown. Kasi po, it's home cooking. Kung anong way ng gusto namin sa pagkain, yun po ang ginagawa ko. Pero, kung ikaw magluluto sa sarili mo, your own home cooking, guys, follow your own preference. Kung gusto mo medyo white pa siya, kung gusto mo siya maging chicharon, yun po siyang pag golden brown na, alisin mo na po, tapos panamigin mo siya, pag malamig na, and then magpakainit ka uli ng mantika, ilagay mo uli siya doon, so medyo medyo magiging chicharon siya, ng kaunti, magiging papi ng kaunti, ganun po. So, yun. Kanya-kanya po lang yung choice, basta home cooking. Kaya nga po, home cooking para po makagawa tayo ng sarili nating version, sarili nating kagustuhan, and then kung ano ingredients meron po tayo sa bahay. Ayan, hanguin na natin ito. And then, ating isi-set aside. Ayan. So, isusunod na po natin yung ating fish cake. Ayan. Golden brown. Yan po. Very crunchy na po yan. Kasi po ang nipis na slice ko. Ito yung aking meatballs at saka aking meatballs. In-slice ko po siya. Bali, isang balls in-slice ko ng into 3. Para medyo ayoko lang yung
yung kasi chopstick ang gamit, i-chopstick mo yung bowls, ay lumulong sila na tumatalbog. Kaya ini-effort po yung aming bowl. So, yun po. Unahin natin na i- medyo ano rin pareho lang. Kaya lang siyempre yung kikiam ni karne. Pero, yung binili ko po kikiam, ano po siya? Mix ng meat and ground pork and vegetables. May carrots, may ano. So, ganun po. Dito may choice ka kung anong kikiam ang iyo. Kung gusto mo yung pure na meat lang. O ano. So, yun po ang binili ko. Yung may vegetables, may carrots siya. So, yan. Mas ano, medyo mas na nadadali po akong gumampag mag-prito pag ang gamit ko ay chopstick. So, medyo easy siya. Ayan, and hindi ko po yung sinusunog. Sadya ko pong ganyan ang gusto kong luto, yung medyo, yun na nga, golden brown. Kaya yung kung gusto nyo po, ipainitin nyo lang yung kikiam o yung fish cake, okay lang po. Sabi nga, your kitchen, your rules. Diba? Pag ikaw may hawak ng cup na ano, ng kwakawali, ikaw masusunod ko ng luto. Ganun. So, iyan. Hanguin na natin at luto na po siya. Tingyo, kapag tingnan ninyo, kapag ang gamit mo i-chopstick, ang dali maghango ng mga pinipirito. Dutut ka lang ng dutut. Eh, pagka yung mga malalaking pang ano, yung mga panghango, eh, parang naglalaglagan pa siya. Eh, pag chopstick ang ginamit mo, walang laglago. Huling-huli. Ayan. So, isusunod na po natin yung ating mga balls. Huwag po yung kapitbahay. Ha? Yung mga balls na maraming bilang. So, hindi rin po natin papalitan ang mga hindi ka na po. Kasi tutok-tutok-tutok. Tutok po yung ating kala. Ayun, masalit na. Tutok po yung kala. Mag-ano din na mag-term ng nag-iisa kasi dapat nakapag-iisa sa kanya kaya hindi na iiwito niya kasi kaya dahil yung camera sumisipo niya ano lang yun para one layer dapat one layer para makapag-iisa ayun din sabay-sabay. Pero nang ano sa akin kung ano daw yung mga layer, kaya ibig sabihin sa pagluluto ko, pag sinabi one layer, i-apagihin, wala po na single layer, ano ba? Parang single layer po. Wala po nakapagod, yun po ang sinasabi na ano, one layer. Then, ano pa rin po sa akin? Mayroon ko naman kagod. Shout out to you, love you baby, 2020, nag-different. Pinatay ko yung sound kasi baka ma-record, Shout out everyone. Para lang marinig ako ng mga nagtitinda.
ganun po. Bawas po ito ang ganti. Kasi masyadong madami. Bawasan po. Lumaki na. Alagay po natin yung ating. Susutay ko lang po ito ng sandaling sandali. So, saka po sandali. Kaya ko lang po siya itinitigay. Kasi, ang ipon yun, meron po siyang outfit dito. Parang yung ano siguro. Iliwanan din ang paalam. Kaya yun, may dito. Yung ganun. So, ganun po yung ipon yung kung kaya ito po yung date para maalit yung kaunti. Kaya kung hindi kailangan kayo ng may kaunti sa computer, ito-tay ninyo po. Parang ako ito-tay ninyo ha. Baka ako ito-tay ninyo ha. Ganun po. Ganun po. Ngayon sa kami sa kaunti. Ang dito yung kaunti. Pait po yung mga ano. Ilagyan natin ang ipon nyo bago na napapalitan. Halo lang yung konti po yan ha. And then, natin yung white castle ang ipon nyo. Ay, natin. Dila po natin yung ipon nyo. Ang ipon nyo. Ito, mara sa ating tapos. Green, bro. Ay, ito. Sa po. Ayan. May pakain po. Love you, baby. Thank you. Thank you. Ayan, shout out lang yung baby 2020. Nakikinig lang ako sa engineer. Pero nakapatay ang sound. Mga ma-record. Then, lalagyan po natin yung ating cross sa ating kawali yung bilang po wala sa kasi malasan po yan. Dami po natin yung malagitan yung kawala po. And then, yung pong kulay yung taba ng ipon na lumulong. Kasi, di ba yung ulo ng ipon masyadong mataba. May maraming lumalang parang orange. So, tatagalin po yung mga para maging medyo white yung ayan, narigyan po natin yung darabong water. And then, yung pag kumulo na po yan, dilutang po yung lahat. Yung kulay orange sa galing sa itabay. Tatanggap po yung parang maging white orange. Video counting white orange. Kasi normally, ang lumi, kulay white yung socks. Yung kulay white. Ayan, kumukulo na po yung ating tubig. Magluluto muna tayo ng noodles. Naalala ko, meron akong nakainan ng lumi. Ang kanilang ay parang paste. Tapos umuulam pa noon. Grabe, very very ano po. Yung bang nakakalungkot na dinayo mo pa yun. So anyway, ayoko po ng lumi na sobrang lapot. Kapag po kumakain ako, ako nagre-request na huwag la damihan ang habang starch. Ganyan po ako. Kasi kahit po sa pag-order ng pagkain, sinasabi ko kung anong ayaw. Huwag mo lalagyan ng ganito at huwag mo lalagyan ng ganyan. Kasi I have the right, di ba? Ako magbabayad eh. Di ba? So, sinasabi ko yun. At least, dun lang sa ano, dun sa fast food na talagang naka, yung ino-order mo ng ano, naka-lunchbox na ganyan. So, wala ka ng choice din. Pero kung restaurant, sasabihin ko yun na huwag mo lalagyan ng ganito, ay ganito. Yan. Kasi, nakakaano po, nakakadala din kasi minsan kagaya nung kumain na kami ng lumi na para pong ano, paste. And isa pa, yung ano ba yung pagkain na kinain namin sa ano, San Pablo? Oh my God! Kari-kari? Oo nga. Kari-kari nga ba yung malapot ang San Pablo?
Oh yes, kare-kare nga po. Isang sikat na fast food yung kinain na namin. Grabe, parang glow. Ayun po, kasi sobrang dami ng kalaba starch. Isa rin akong kumain doon sa restaurant na yun, doon sa fast food na yun. Actually, hindi basta fast food yun, may restaurant yun eh. Oo, restaurant. And then, pag-serve niya na parang paste ang kanilang kare-kare, tinanong ko, nagpalit na kayo ng chef? Sabi kong ganun. Oo. Ang kanilang luto, kasi dati ako na kinakain pag ako nauwi. Talagang nakain ako doon. Nakita ko, aba, bakit ganito? Parang glue. Para alagad, sarap ilagay sa typewriting. Tapos gumawa ka ng saranggola. So, tinanong ko, nagpalit ba kayo ng chef? Yes daw. So, yun. Kaya, ganyan po. Ang dakilang maarte, si Lola Mila. Ayan. So, yun. Kaya, ayoko po sa lumi ng malapot. Gusto ko yung tama lang. Kaya, pag ako gumagawa sa bahay, talagang konti lang po yung cornstarch. Tsaka, hindi ako nagamit ng saba. Cornstarch at saka itlog. Malapot na po yun. Ganun po. So, yan po ang ating gagawin ngayon. And then, doon po sa mga magagaling na chef na magagaling gumawa ng lumi, huwag niyo po akong i-judge kasi this is home cooking. So, kung ano po meron sa bahay, yun po ang aking ilalaho. At kung anong gusto namin, yun ang aming susunod. Kasi it's home cooking. So, don't judge me. This is my dinner. So, don't judge me. Ayan. So, ilagay ko na po yung ating noodles sa aking soup. And guys, yung shrimp broth, my goodness. Very tasty po. Alam niyo na, kung gumagawa kayo ng shrimp broth, alam niyo na pala sa iyo. And then, dalagyan lang natin mamaya-maya ng cornstarch pag kumulo na yan. So, yung noodles po natin luto na. So, tikman nyo. Titikman ko yung sa akin, yung sa inyo, tikman nyo. And then, kung gusto nyo lagyan ng extra ingredients, by all means, pwedeng-pwede po. Pero sa akin, salt and pepper, kaunting toyo, undago na po kami. Yun na po. So, kung lagi naman po kayo nakapanood ng aking luto, alam nyo naman po ang mga ingredients ko. Very basic. Salt and pepper. Ganun po. So, yun lang. So, ayan. Natatawa talaga ako dito kasi nanonood po ako ng premiere ni Love You Baby 2020. And, medyo distracted. Nagmumukbang. Ayan. Nalagay ko na po. So, isang kulo na lang po yan. Kailangan po, pag naglagay ka ng cornstarch sa anumang niluluto mo, kailangan ay kukulo siya para maluto po yung cornstarch. Hindi po pwede na lumapot lang, nakita mo lumapot lang, kasi pag kumukulo siya, nilagay mo yung cornstarch, lalapot yan. So, hindi po pwede na nakita mo lang malapot na hawain mo na lasang cornstarch po yun. So, kailangan magbabubble siya sa pagkulo bago mo hawain po. Ayan. And yan po ang gusto ko na sabaw ng lumi. Yung naihigop ko pa, hindi siya parang paste. Ayan po. So, kung gusto niyo po yung malapot na malapot, lagyan niyo po ng maraming kasabak. Flour. Pero sa akin po okay na to. And then, hindi rin po kakain yung aking mga kamahalan lang. Sobrang lapot. Actually, ayaw nilang ilagay yung itlog sa kanila. Kung gusto nila yung itlog ay buo. Yung para ano, egg ramen, yung panlagay po sa ramen ng kanila. And sa akin, lalagyan ko siya ng itlog. And ito pong itlog na protein din yun, healthy eggs po kasi ano yan, free range na eggs, so
medyo nilagay ko dyan yung puti, pero madilaw pa rin yung puti, ha. Kaya medyo kita pa rin yung dilaw, tapos mamaya ko ilalagay yung egg yolk. Makikita nyo, super dilaw yung egg yolk. Super orange. Ayun po. Eto, nilagay ko na, tingnan ninyo ang ibabaw niya, ang dilaw-dilaw niya, kasi nilagay ko po yung egg yolk. Sayang naman. Bawal magtapon ng pagkain, lalo na ngayon sa pandemic. Ayan po, ang itlog, nilagay ko sa ibabaw. Ayan. Yung po mga expert sa Lumi, huwag niyo pong i-judge yan. Nilagay ko lang po yung egg yolk sa ibabaw kasi sayang. And by the way, this is home cooking naman. So, kaya nilagay ko yung egg yolk na madilaw sa ibabaw. So, and then, lalagyan na natin ang toppings. And ang toppings po, your choice kung anong gusto mong topping. And my Lumi is really very tasty. And then the ingredients po, hindi masyadong overwhelming. So, yan. Guys, please try. And lalagyan ko siya ng chili oil. Yan. Yung po aking chili oil ay sesame chili oil. Mayroon po siyang peanut na kababa doon. And wala. Hindi pa ako makakagawa ngayon kasi yung blender namin ay hindi na pwedeng gamitin. Kasi nasira na. Pero yung iba, yung dalawang blender, pwede, hindi po pwede yun. Yun ay para sa juice at saka sa vegetables. So, hindi pwede yung gamitin sa spices. Sa spicy na chili. So, ayan. Ready na guys. Kainan na. Dalan-dalan. Ayan ang chili natin. So, thank you guys sa pag-join sa akin again and again. And kainan na po tayo. Masarap po yan. Kasi so, yan. Pag hindi maanghang ang pagkain, parang hindi masaya. Parang ganun. Parang walang spice. So, thank you very much, guys. Merry Christmas. And God bless us all. Eh, sana ma-welcome natin ang 2021 with all the good luck. Ayan. Thank you, guys. And, yeah, I think I will premiere this on Christmas. No, not Christmas. Hindi pa Christmas. Thank you guys. Meron po akong special sa Christmas na ano, luluto. I-share ko sa inyo. Ano lang, parang dessert ng taga-Bukid. Parang ganun. Ayun po. So, marami pong salamat. And then, please, padikita naman po si ano, Jassy Moody. Nandiyan po yung kanyang bahay sa Hulihan. And maraming salamat po kay Ricky Tapia, shout out, and Edmar Talon, Yada Stevie, ang aking 4 million member. Marami pong salamat sa pag-ano. Yada Stevie, salamat sa pag-renew ng another month. Maraming salamat. Ayan. And thank you very much, everyone. God bless and Merry Christmas.